Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Aabot sa $1.5 billion o nasa 86 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, Australia. Sa Philippine Business Forum na dinaluhan ng Pangulo, inimbitahan niya ang mga Australian businessmen na ikonsidera ang Pilipinas sa kanilang pamumuhunan. Ayon kay PBBM, may mga reforma nang ginawa ang pamahalaan upang mas maging madali ang pagnenegosyo sa bansa. Kabilang na ang pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act at Renewable Energy Act. It is a new world, it is a new economy, it is a new global economy to which we need to adjust not only our business sector, not only our private sector, not only our finance sector, but also our legislative sector to change, to make the very important structural changes that are necessary for us to adjust to the new global post-pandemic economy. Hataw Balita ngayon. Abiso po para sa mga motorista. Dahil ipatutupad na po ng mga oil industry player ang kanilang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, March 5. Batay sa abiso ng oil companies, tataas ng 50 sentimos ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Gayunpaman, may good news naman po dahil magkakaroon naman ng bawas na 40 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang ang presyo naman ng kerosene ay magkakaroon ng 35 sentimos na rollback sa kada litro nito. Punsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo sa international market at inaasahang panibagong oil price adjustment. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na pansamantala muna niyang hahawakan ang pamumuno sa National Food Authority o NFA. Kasunod ito ng pagkakasuspindi ng nasa 139 na opisyal at empleyado kabilang na ang administrator ng ahensya simula kahapon March 4 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kontrobersyal na pagbebenta ng buffer rice o imbak na bigas ng pamahalaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na nakikipag-ugnayan siya sa Office of the Ombudsman simula nang pumutok ang kontrobersya. Hataw Balita ngayon! Hinamon ng isang leader sa Kamara si Senate President Juan Miguel Zubiri na ipakita ang liderato upang makakuha ng sapat na boto pabor sa economic charter change sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, katakataka umano ang mga ulat ng balita o ng bilang ng mga senador na bobotong kontra sa economic chacha. Gayong wala pa namang rules ang Senado kung papaano tatalakayin ang panukalang amyendahan ang konstitusyon. Nauna nang sinabi ni Senador Cynthia Villar na 7 senador umano ang boboto ng no sa panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution at 4 dito kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Senator Coco Pimentel naman naniniwalang may 4 ng boboto kontra sa economic charter change. Hataw Balita ngayon! Pinaiimbestigahan ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa Kamara ang mga isyong kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, partikular na ang ulat ng mga peste at mabigat na daloy ng trapiko sa complex at mga kalapit lugar ng Paliparan, gayon din ang mahabang pila ng mga pasahero sa immigration checking counters. Inihain ng mambabatas ang House Resolution No. 1615 kung saan binibigyang diin ang mga nakababahalang problema sa NAIA na nakakaapekto sa reputasyon ng bansa. Hataw Balita ngayon! Pinakakasuhan na ng Department of Justice o DOJ ang religious group leader na si Apollo Kibuloy, partikular na ang sexual abuse of minor, qualified human trafficking at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation.
ayon kay Secretary Crispin Boying Remulla. Batay ito sa kanilang ginawang pagrepaso sa reklamo kay Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa DOJ. Binigyan diin pa ng DOJ walang issue ng politika dito sa kanilang hakbang. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Pinararating sa atin ang abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Hataw Balita Ngayon! Tumanggi na ang magbigay ng mga detalye ang Philippine National Police kaugnay sa pagkamatay ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, ito'y bilang respeto sa kahilingan ng pamilya ng aktres na huwag pag-usapan ng pagkamatay nito. Gayunman, sinabi ni Colonel Pajardo na naniniwala naman ang pamilya na wala ang foul play sa pagkamatay ng batikang aktres. Nagpabot din ang pakikiramay ang pamunuan ng PNP sa naiwang pamilya ng aktres. Si Jacqueline Jose ay pumanaw sa edad na 60. In deference po sa request po ng family for some privacy, ay we opted not to discuss further po the case involving Miss Jacqueline Jose, but suffice to say po na the family opted not to further discuss the case, but naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play. So let us leave it at that as pan request po ng family. At nakikiramay po tayo doon sa mga naiwang mahal sa buhay po at mga kaibigan po ng ni Miss Jacqueline Jose po. Sa press conference kahapon, kinumpirma ng anak ng aktres na si Andy Eigenman na nasawi ang kanyang ina dahil sa cardiac arrest noong umaga ng March 2. Hataw Balita Ngayon! Iginiit ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang talumpati sa sidelines ng ASEAN-Australian Summit sa Melbourne, Australia, na dapat nang itigil ng China ang pangharas nito sa Pilipinas sa loob ng Philippine Territory. Binigyan diin ng kalihim na nais ng Pilipinas na maresolba na ang maritime dispute sa China sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Patid naman umano ni Secretary Manalo ang galit ng China hinggil sa ginagawang pag-uulat ng Pilipinas sa mga harassment at pangbubuli na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Ngunit giit nito, wala namang maibabalita ang bansa kung ititigil lang ng China ang pangharas nito sa Pilipinas. Hataw Balita Ngayon! Ipinadala na ng Philippine Coast Guard kahapon ang kanilang 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang para sa awareness sa lugar. Magsasagawa ng pagpapatrolya ang nasabing barko sa Batanes at maging sa Philippine Rice o Benham Rice kung saan sinasabing namataan ang mga research vessel ng China. Hindi naman anya makapagsagawa ng regular na pagpapatrolya sa North at Eastern Seaboard ng bansa dahil mas malalaki ang mga alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Ilan lamang din ang barko ng PCG na kayang tumagal na maglayag doon ng ilang linggo. Ngunit siniguro nilang nakantabay ang kanilang mga air asset sakaling kailanganin. Hataw Balita Ngayon! Ayan, Bebs, kamusta na ba? Long time no see, ha? Oh, it's nice to be back. Salamat sa Diyos. Nagkaroon ulit ng pagkakataon, ano? At okay naman dito sa San Diego noong mga nakaraang mga araw, talagang walang tigil ang ulan. At minsan wala na siya sa wala na sa forecast ang weather na uulan, pero tuloy pa rin. Pero alam mo dito sa kaninang nabanggit mo, no, dun sa controversial na bentahan ng NFA rice, ang nakakalungkot dito, amigo, kasi syempre ang NFA rice ay intended sa mga mahihirap, di ba? So syempre ang end result nitong mga kontrobersiyang ito, itong mga issues na to, ay yung mga kung kanino intended yung
yung rice, 'di ba? Tsaka dapat lang siguro na suspindihin itong mga sangkot dito. Ano ba ang iyong input dito, amigo? Oh, marami-rami kasi ito, nasa 139 yung mga opisyal at empleyado na sinuspindi dahil nga dito sa natuklasan na pagbebenta, no, ng buffer rice o imbak na bigas ng pamahalaan. At syempre, ang isang magandang bagay naman dito, Bebs, natuklasan ng gobyerno at hindi nagpatuloy itong maling gawain na ito. Gaya na sabi mo nga, ito ay para sa ating mga kababayan na mahihirap, na hindi kayang bumili ng mga matataas na presyo ng bigas, lalo na yung mga commercial rice, ano, na dito sa atin. Kaya maganda naman na natuklasan kaagad at mapalitan ng mga matitino na mga tauhan ng gobyerno diyan sa NFA. Lumalakas ang tiwala at ang approval ng mga Pilipino sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas, makikita sa mga survey na isinigawa ng OCTA, SWS at Magdalo na mas maraming Pilipino ngayon ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kampanya ng nakarang administrasyon laban sa ilegal na droga. Nagbago na anyang paningin o nagiging positibo na ang tingin ng mga Pilipino sa ICC at hindi umano malabo na tumaas pa ito sa mga susunod na araw. Sinasabing ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC ay may kaugnayan sa investigasyon tungkol sa crime against humanity noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masasabing ang pagpasok ng ICC ngayon sa bansa ay nakadikit sa ideyang iimbestigahan nga si dating Pangulong Duterte kaugnay sa drug war. Pakinggan po natin ang pahayag ni former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. Tumataas na yung approval sa ICC para investigahan si Digong, di ba? Yung surveys, halos 60% ng mga na-survey, ang tingin ay dapat talagang makipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Balita ngayon. Imbestigahan na ng Senado ang maanomaliyang pagbebenta ng buffer stock rice ng National Food Authority o NFA sa mababang halaga sa ilang negosyante. Ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senator Cynthia Villar, isang resolusyon ang babalangkasin nila para maimbestigahan na agad ang issue. Binigyan din ng senadora na sa mahihirap dapat ibinebenta ang NFA rice at hindi sa mga trader. Nauna nang sinimula ng Department of Agriculture ang investigasyon sa umano'y sale ng NFA rice sa mga hindi pa pinangangalan ng businessmen nang hindi dumaan sa bidding process. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senator Cynthia Villar. Mag-investigate kami dyan kasi I have personal experience with regards to that, kaya hindi ako happy dyan. Matagal na yon. It's not a new findings. Hindi ba kaya ako pinasang rice tariffication law kasi sila nag-i-import ng rice exclusively and then nakikipag-connive sila sa cartel, kaya tinanggal namin yung power to import sa kanila. They have only the power to buy from the local farmers at niliberalize yung importation of rice. You should sell to the people na nangangailangan kasi subsidized ng government yan, mura. Hindi yan ibinibigay sa trader, binibigay yan sa mga tao para makamura yung mga tao, yung mahihirap na makabili sila ng rice na mura. Mahigpit na pinapaalalahanan ng Davao City Police ang mga turista hinggil sa mga ipinagbabawal na gawin sa lungsod sa gitna ng selebrasyon ng Araw ng Davao. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon!
Nagsimula na ang pagdiriwang ng Araw ng Davao noong Biyernes, March 1 na tatagal hanggang sa March 17. Ayon sa Davao City Police Office, inaasahan ang pagbisita ng maraming local at foreign tourists sa lungsod para dumalo sa okasyon. Maigpit na pinaalalahanan ng mga ito na alamin ang mga ipinagbabawal na bagay habang nasa Davao City upang makaiwas sa abala at multa. Yung mga bisita natin, yung mga may magkapamilya na pupunta dito, dapat inform sila nila yung cultural security natin dito sa Davao City. Para hindi sila mabigla. Okay. Alam na ng ma'am, yung sa Davao News, yung mga nakatira talaga dito sa Davao City kasi strict talaga dito. Kabilang sa mga ipinagbabawal sa events area, ang pagdadala ng backpack, patalim, baril, laser lights at colored water bottle. Kukumpiskahin ng mga ito sa security inspection pa lamang. Pinapauba din ang mga suot na jacket, mask o sunglasses. Sa pampublikong lugar, bawal ang paninigarilyo, pag-inom ng mga nakalalasing na inumin at pagkalat ng basura. Bawal din na magpalipad ng drone maliban sa may mga security clearance. Mas mainim din kung wag nang magsasama ng mga maliliit na bata o sanggol. Sa mga mahihilig naman maglakad, gumamit ng pedestrian lane kapag tatawid ng kalsada para makaiwas sa disgrasya. Kahit mayroon, hindi tayo naka-receive na any threat for the security dito sa Davao City, dapat bawat isa sa atin is nagbabantay sa paligid nila. Hindi natin iasa lahat sa safety and security clusters, yung safety and security. Dapat bawat isa dapat nagbabantay sa sarili nila para wala talagang smooth na yung mapagsiselebrate ng Araw ng Davao. 8,000 security personnel at mga pulis ang ipinakalat para mapanatili ang peace and order sa buong okasyon. Ang mga ito ay magbabantay sa mga festival sites upang maiwasan ng kaguluhan, pickpocketing at pananabutay sa pagdiriwang. Magsasagawa rin sila ng random checkpoint at foot patrol. Yung U-box, mga kargimento nila, at the same time, yung mga papeles po nila ma'am para masigurado talaga na yung mga tao nagpa-follow sa ating rules and regulations sa traffic laws. Ito po yung purpose ng checkpoint natin ma'am para ma-preempt yung mga kontrabando na mapasok dito sa City of Davao po ma'am. Ay, October last year. 5 last year. Pero alam niyo na expire sir. So, bakit nag-drive pa rin kayo sir? May undercall kasi ma'am, pinunta ko sa LTO. Ngayon sana. Tapos po. Muli namang pinapalalahanan ni Mayor Sebastián Duterte ang mga taga Davao na mag-ingat sa mga drug addict at kriminal na posibleng samantalahin ang okasyon upang makapagasik ng gulo. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Gagamit na ng mga drone ang Police Regional Office o PRO5 sa paglaban sa kriminalidad sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw balita ngayon. Nagtapos na sa 4 na araw na Basic Tactical Drone Seminar ang nasa 32 kawanin ng Police Regional Office o PRO5. Bahagi ang nasabing seminar ng pagbibigay daan sa technological advancement para sa mas mahasa pa sa kapasidad sa paglaban sa krimen ang pulisya. Sinabi ni PRO5 spokesperson Lieutenant Colonel Malu Kalubakib na kailangan ng sumunod ang pulisya sa makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng paggamit ng drone tungo sa dynamic policing demands sa rehiyon. Makapagpapatibay ani ang naturang hakbang sa PRO5 security operations sa paglalaan ng advanced intelligence sa mga terrain. Iba pang mahalagang rason sa pag-deploy ng puwersa ng pulisya at mapabuti ang mga preemptive measures laban sa mga posibleng mangyaring mga ambush. Nasa 15 sets na ng drone ang nabili ng PRO5 na mula sa inilang pondo ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dison para sa mga nakibahaging mga unit. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, tiwala ang PRO5 na maitataas ang serbisyo sa publiko at matutupad ang mandato sa pagkapanatili ng katahimikan at seguridad sa rehiyon. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon.
Diniling ni United States Vice President Kamala Harris nitong linggo sa Palestinian Military Group Hamas na pumayag ng magkaroon ng 6 na linggong tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel. Kasabay ito na sa pinitang pagtutulak o pagtutulak sa Israel na palakasin nito ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza. May humahataw na balita si Miguel Ray De Leon. Hataw balita ngayon! Makalipas ang halos 2 linggo mula ng tamaan ng Nagmula mismo sa 2nd pangulo ng bansa na si Kamala Harris, ang isa sa pinakamalakas na pahayag na binitawan ng isang senior leader ng Estados Unidos. Sa kanyang pahayag, iginigiit nito sa Israeli government na kinakailangan nilang gumawa ng paraan upang matulungan na makapasok sa Gaza ang mga kinakailangan tulong dahil 1,000,000 tao na ang nagugutom dulot ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Nagbigay din siya ng mga partikular na paraan upang magawa ito ng Israel. Kabilang dito ang pagbubukas ng bagong border crossing, pag-aalis ng mga hindi importanteng restriction sa pagdadala ng tulong, pagprotekta sa mga humanitarian personnel, sites at convoys upang hindi matarget sa gitna ng digmaan, pagbabalik sa basic services sa Gaza at pagtataguyod ng kaayusan sa lugar. Nagtungo nitong linggo, March 3, ang Hamas delegation sa Cairo, Egypt upang pag-usapan ang ceasefire. Ngunit ayon sa Israeli newspaper na Yediot Ahronot, ibiniboykot ng Israel ang pakikipag-usap matapos tumanggi ang Hamas sa demand na ilabas ang listahan ng mga buhay na hostage na hawak nila. Sa kabila nito, ipinilit ng Washington na sarado na ang usapan at pumayag ng Israel na magkaroon ng pansamantalang ceasefire na inaasahan mangyayari sa simula ng Ramadan. Inaasahan din na magpapalaya ang Hamas ng ilang dosena sa mga hostage nito kapalit ng ilang daang Palestinian detainees. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Lumubog na sa Red Sea noong Sabado ang barkong MV Ruby Mar na pagmamay-ari ng United Kingdom. Nangyari ito kasunod ng pagtama ng missile mula sa Houthi rebels noong February 18. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw balita ngayon! Makalipas ang halos 2 linggo mula ng tamaan ng anti-ship ballistic missile mula sa Houthi terrorist group, tuluyan nang lumubog sa Red Sea ang MV Ruby Mar ng United Kingdom bandang madaling araw noong Sabado, March 2. Ito ang kauna-unahang barko na winasak ng rebelding grupo bilang bahagi ng kampanya ukol sa giyera ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Nagambala na rin ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Houthi rebels ang trapiko sa crucial waterway para sa cargo at energy shipments mula Asia at Middle East patungong Europa. Dahil dito, inaasahan na iiwasan na ng mas marami pang barko ang Red Sea at mapipilitang dumaan sa mas mahabang ruta. Apektado na rin ng panganib ang shipping insurance cost, global inflation at aid shipments. Nababahala ang US Central Command dahil posibleng magdulot ng ecological damage sa Red Sea at coral reefs nito ang 21,000 metric tons na ammonium phosphate sulfate fertilizer na dala-dala ng lumubog na MV Ruby Mar. Nagkaroon din ng oil leak ang barko. Bukod dito, pinangangambahan din ang panganib na mabangga ito ng ibang barko na dumaraan sa abalang international shipping lanes. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Ilang mga empleyado ng isang warehouse sa Atlanta, USA ang dumaraing sa naging epekto ng umano'y nakalalasong kemikal sa kanilang kalusugan at katawan. Itong humahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw balita ngayon! Inireklamo ng ilang mga empleyado ang isang medical supply distribution center sa Lithia Springs, isang maliit na bayan sa Atlanta, USA. Naniniwala ang isang empleyado ng kumpanya na si Alexandria Pittman na konektado sa kanyang trabaho ang mga pasa at sugat na nakita sa katawan niya na hindi niya alam kung paano natamo.
ipinagtapat ng mga manager ng CONMED, ang Medical Supply Distribution Company noong 2019, na ang mga produktong sinusort nila sa pabrika ay mga in-sterilized sa ethylene oxide, isang itinuturing na carcinogen at konektado sa lung at breast cancer at mga sakit sa nervous system. Naging malinaw sa mga empleyado na konektado ang mga sintomas nila sa exposure nila sa ethylene oxide. Ayon sa kanila, maraming ambulansya na ang sumugod sa pabrika dahil sa madalas na insidente ng pagkahimatay, seizure at pag-breakout ng hives. Nakaranas na si Pittman ng 4 na stroke at brain surgery. Sumasailalim din siya ngayon sa chemotherapy para sa myeloma. Nagsampa ng kaso si Pittman at ilan pang mga empleyado noong 2020 sa kumpanya nilang CONMED, ngunit na-dismiss din ang kaso. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin pag-iral ng easterlies, or ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko at nakakaapekto sa buong bansa. And kung makikita po natin sa satellite image, meron po tayo na mamataan na mga kapal na kaulapan sa may silangang karagatan ng Mindanao area. So most likely itong mga cloud clusters na to ay makakaapekto sa may eastern section ng Mindanao at magdadala ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog most possibly mamayang hapon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, possible din makakaapekto ang easterlies dito sa may silangang bahagi ng northern at central zone. So may mga posibilidad din po ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, although may hina lamang yung inaasahan ng mga pag-ulan. And then for the rest of the country naman, wala naman po tayo namamataan ng mga kapal na kaulapan na posibleng magdala ng maghapon ng mga pag-ulan. So isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi. Otherwise, fair weather conditions po tayo ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa ngayon po, wala naman tayo namamataan or binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybay ng ating bansa. So mostly light to moderate coastal conditions, coastal water conditions ang inaasahan natin. So asahan pa rin po natin yung makakalaya pa rin mga kapalaot ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:10 a.m. at lulubog mamayang 6:05 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang bagong cold storage facility ang ipinamahagi ngayon ng Department of Agriculture sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. Layo ng nasabing pasilidad na matulungan ang mga magsasaka sa lugar na magkaroon ng pag-iimbakan ng mga inani nilang sibuyas ngayong harvest season. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw balita ngayon! May magagamit na ngayon ang San Vicente Alituntuan Irrigators Association na bagong onion cold storage facility mula sa Department of Agriculture o DA sa gitnang Luzon sa pamamagitan ng Value Crops Development Program o HVCDP. Mababawasan ang gastos o post-harvest losses ng asosasyon. Bukod pa rito, mapepreserba rin ang mga aning sibuyas at mapapahaba lalo na ang shelf life nito sa tulong ng naturang pasilidad na dati ay hindi nila nagagawa. Aabuti naman ng 20,000 buriki o sako ang maaaring ilagay sa nasabing imbakan ng sibuyas na makapagpapanatili ng kalidad nito. Samantala, ilan sa makikinabang naman sa pasilidad ang 122 kasaping magsasaka sa San Vicente Alituntuan Irrigators Association na may 170 hektarya na produksyon ng pula at dilaw na sibuyas. Dahil sa naturang pasilidad, matitiyak din na hindi sila malulugi sa sibuyasan. Umaabot sa nasa 38 million pesos ang halaga ng bagong onion cold storage facility, kasama na rin ang 100 pallets at 1,710 na plastic crates na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Nestor Torres,
humahataw sa balita ngayon. Isang relaxing place na may magandang sunrise view with extra adventures ang swak na swak para sa pamilya at barkada sa Guimaras Island. Si Ira Pedregosa may patikim. Muli nating nilibot ang ubod ng gandang isla ng Guimaras upang maghanap ng perfect place para makapag-unwind. At hindi naman tayo nabigo dahil isa na namang relaxing place ang ating natagpuan. Sa 4-hectare farm sa Sitio Tangao, Cabano, San Lorenzo, Guimaras. If you're looking for beautiful sunrise views at extra adventure, isa itong sunrise dito sa Guimaras Island na pwede mong bisitahin. Dito mo ma-i-experience ang captivating morning view ng pagsikat ng araw. Sa pangalan pa lang na Sunrise Valley Ocean View Resort, talaga namang matatanaw mo ang magandang bundok ng kanlaon ng Negros sa gitna ng dagat na siyang ipinagmamalaking highest peak ng Central Visayas. Bagay na bagay sa iyo ang resort na ito kung naghahanap ka ng stress-free na lugar para makapagpahinga. Pwedeng mag-overnight dito at magmuni-muni sa tahimik na gabi. O di kaya naman ay mag-bonfire o karaoke sa kanilang KTV area. May campsite din dito, kaya pwedeng-pwede mo ayain ang barkada, pamilya at mga mahal sa buhay na mag-camping. Di problema kung wala kayong tent dahil mayroon namang inihanda ang management para sa inyo. I would like to invite each and every one of you to come and visit and experience the amazing feeling here at Sunrise Valley. Affordable lang ang entrance fee dahil sa halagang 50 pesos for adult, 40 pesos for senior citizen, at 25 pesos for children ay mai-enjoy nyo na ang lugar. Astig din itong venue para sa inyong video o photoshoot dahil sa magandang landscapes na makikita rito. Isa rin sa kinagigiliwang gawin dito ay ang ATV ride. At dahil summer is on the way na naman, suwabe rin dito dahil meron itong swimming pool. O di kaya'y itry na maglob-lob sa kanilang kawa bath. Maliban sa mga nabanggit, there's so much more in store for you na pwedeng gawin dito. Mag-message lang sa Sunrise Valley Ocean View Resort for inquiries sa inyong gustong accommodation. This is Guimaras! At kita-kits ulit sa ating next patikim dito sa isla. Ira Pedregosa, humahataw sa balita ngayon. Maaaring magbigay ng opinyon ang United States Supreme Court ukol sa eligibility ni dating Pangulong Donald Trump na mailagay sa balota ng Colorado. Inaasahang mangyayari ito bago magtungo ang mga botante ng Colorado sa botohan sa Super Tuesday primary. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka, live! Ngayon! Magandang araw, Klein. Na-iprint na ba yung mga balota? So, Bebs, na-iprint na ang mga balota para sa Colorado na kasama ang pangalan ni former U.S. President Donald Trump ilang linggo na ang nagdaan. Ngunit hindi maaaring mabilang ang mga boboto sa kanya kung sasabihin ng Supreme Court na ineligible to serve ito. Maaaring ring maapektuhan ng ruling sa Colorado ang ibang estado na may pending na kaso. Isa ring hukom sa Illinois ang nagtanggal ng pangalan ni Trump sa balota nitong Miyerkules. Nakahold naman ang desisyon nito para makapag-apila si Trump. Dinig ng United States Supreme Court ang maargumento ukol sa eligibility ni Trump noong February 8. Naging batayan ang Insurrectionist Clause ng 14th Amendment. Ayon sa 6 na botante ng Colorado, dinisqualify umano ni Trump ang kanyang sarili dahil sa mga sinabi nito noong January 6, 2021 hanggang sa pag-atake sa Kapitolyo. Balik sa iyo, Bebs. Yes, Klein, ano naman ba yung pulso ng mga Supreme Court justices tungkol dito sa kaso ni Trump? Mabuti naman na naging argumento nito, pero tila may mga pangamba ang karamihan sa mga hukom maging ang mga konserbatibo at liberal.
sa pahayag na yun, Bev, sa tila sumusuporta sa posisyon ni Trump. Okay, maraming salamat, Klein Sinka, mula sa Los Angeles, USA. Hataw, balita, ngayon! Lalo pang magpapalala sa sitwasyon ng wildfires sa iba't ibang bahagi ng mundo ang climate change. Batay sa pag-aaral, iniuugnay ng isang climate scientist ang lumalaking saklaw at tindi ng mga wildfires sa tumataas na temperatura ng mundo kung saan inaasahang magiging madalas at mas titindi pa ito. At mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus Live. Hataw balita ngayon! Charles, ano ang naging impact ng climate change sa nangyayaring wildfires sa USA, particular dyan sa Texas? Eh Sherwin, pagkaraniwan na nakakaranas ng wildfires ang United States, gayunpaman ang mga ito na nangyari noong nakaraang mga taon ay nagiging mas nakakamamatay at historic ang laki. Ang Smokehouse Creek Wildfire sa Texas Panhandle na tinaguri ang one of the most destructive in US history at sa kasalukuyan ay out of control ay tumupok na mahigit sa 1 million acres ng kagubatan. Iniugnay naman ng mga climate scientists ang lumalaking saklaw at hindi ng mga wildfire sa tumataas na temperatura sa mundo. Habang patuloy na pinapainit ng mga tao ang mundo sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na nakasasama sa kalikasan, magiging karaniwan na ang pagkakaroon ng mapaninsalang wildfire hindi lamang sa bahagi ng Estados Unidos, kundi maging sa iba't ibang mga bansa. Dagdag pa nito, nangangahulugan ng maaga at mas matagal na aktibidad ng wildfire ang pagkakaroon ng mahabang panahon ng tag-init at tagtuyo ng panahon ng tag-init at tagtuyo. Balik sa issue. Oh, Charles, dyan sa Canada, di ba, meron ding naiulat dyan na wildfire taon-taon. Meron na bang ginagawa ang gobyerno dyan sa Canada para tugunan itong climate crisis, Charles? Eh, Sherwin, sa ngayon, ang gobyerno ng Canada ay nagbibigay sa mga Canadians ng mga programa at financial incentives upang ma-promote ang climate action at clean road. At sa ngayon, nakatuon din ang gobyerno sa mga polisiya at programa nito na para naman sa mga carbon pricing at footprint, clean energy resources, tsaka mga innovations at pan-Canadian na framework upang makatugon sa climate crisis. Balik sa'yo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus, mula sa Ottawa, Canada. Hataw balita ngayon! Isang uri ng hydrogel ang nilikha ng mga siyentipiko sa Singapore na maaaring gamitin upang mapahaba ang viability ng cancer cells sa labas ng katawan ng isang tao. Bunga nito, maaari ng mapag-aralan ng mga siyentipiko ang preserved cancer cells na ito ng mas mahabang panahon at mapaigting pa ang drug testing para dito. Ito ang humahataw na balita ni Ara Dagdag. Hataw balita ngayon! Nakalikha ang mga siyentipiko sa Singapore ng isang jelly-like hydrogel na maaaring magpahaba sa viability ng tumor fragments sa labas ng katawan ng tao. Halos kapareho ng hyaluronic acid na matatagpuan sa human tissues, balat, kasukasuan at mata ang hydrogel na ito na maaaring makapagpanatiling buhay sa cancer cells na inalis sa katawan ng isang tao sa loob ng 10 araw. Nangangailangan ng mas mahabang panahon ang pag-aaral sa molecular at cellular processes ng cancer tissues upang masubok ang mga anti-cancer drug at mapaigting pa ang paggagamot sa mga cancer patient. Nakakatulong ang tissue-like bioengineered hydrogels na ito na panatilihing buhay ang mga fragment ng isang tumor ng mas matagal at magpapahintulot sa mga scientists na magsagawa pa ng mas komprehensibong pagsusuri sa mga gamot at paraan ng panggagamot. Bunga nito, maraming cancer patients ang matutulungan upang maiwasan ang hindi kailangan at mahal na gamot at pag-aaksaya ng oras sa mga therapy na hindi epektibo. Ara Dagdag, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Inaaliwa ng mga residente at mga turista ang isinagawang mga pagtatanghal na bahagi ng Maritime Heritage Festival 2024 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Dito ay pinagdiriwang at ginugunita ng mga Emirati ang kultura, tradisyon at ang kasaysayan ng kanilang naging pamumuhay sa baybayin ng UAE. Itong humahataw na balita ni Bradley Robusa. Hataw Balita ngayon! Masiglang nagtanghal ang mga Emirati sa pamamagitan ng pag-awit habang nagsasadula ng kanilang dating pamumuhay na bahagi ng pagdiriwang ng Maritime Heritage Festival sa Al Bahar Corniche Abu Dhabi United Arab Emirates. Pinangunahan ang selebrasyon ng Department of Culture and Tourism Abu Dhabi na layong ipagdiwang at sariwain ang kasaysayan ng dating pamumuhay ng mga Emirati sa tabing dagat bilang mga mangingisda at ang kanilang naging mga paglalakbay sa karagatan. Nagmistulang Maritime Village ang bahagi ng dalampasigan sa Corniche bilang pagsasalarawan sa sinaunang komunidad. Tampok ang iba't ibang aktibidad gaya ng artisan demonstration ng paggawa ng shasha boat na tradisyonal na sasakyang pangdagat ng mga Arabo. Ipinakita rin sa publiko ang paggawa ng gargoyle fishnets na ginagamit sa pangingisda. Pati na ang salting and spicing technique sa mga isda bago ito ihawin. Maaari ring subukan ang oyster opening and pearl harvesting at pearl breeding demonstration o pagkukultura ng mga perlas. Samantala, naging highlight ng selebrasyon ang pagtatanghal, tampok ang Al-Nama mula sa salitang Arabic ng ibig sabihin ay traditional sea chant. Sentro ng presentasyon ang buhay ng isang kapitan ng barko habang inaawit ang kanyang mga karanasan kung paanong naging mahalaga sa kasaysayan ng mga Emirati ang sining at pangangalakal. Bukod pa rito, mayroon ding mga tradisyonal na laro para sa mga bata, boat races at tours na kinagiliwan din ng mga turista. Hindi naman mawawala ang fresh fish market na tila subastahan ang paraan ng pagbebenta ng mga inaning malalaking isda. Sa kabuuan, ang Maritime Heritage Festival ay nagsilbing daan upang makilala ng mga bagong henerasyon at mga turista ang kahalagahan ng mayamang kasaysayan at kultura ng United Arab Emirates. Bradley Robusa, humahataw sa balita ngayon. Inaanyayahan ng mga kababayan natin sa Belgium sa isang art exhibit na halo-halong hibla-hibla. Magkakaroon naman ng Sunday Consular Outreach Mission, ang Embahada ng Spain sa March 10. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inimbitahan ng ating mga kababayan sa Belgium na dumalo sa isang art exhibit na may temang halo-halong hibla-hibla. Isa sa gawang aktibidad bilang pagdiriwang ng International Women's Day at National Women's Month. Magpapasimula ito sa March 8 hanggang March 31, 2024 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa Philippine Embassy sa Belgium. Sa mga nais magtungo sa exhibit, mag-register lamang sa link at QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/phinbelgium. Magsasagawa ng Sunday Consular Outreach Mission ng Philippine Consulate sa Barcelona sa March 10, 2024. Gaganapin ito sa Ibiza, Spain mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ang Overseas Voters Registration, Notarial Services, NBI Clearance, Dual Citizenship at Yellow Card Application. Sa mga nais mag-register, bumisita lamang sa tinyurl.com/ibizaoutreach2024. At kung kayo may mga katanungan, maaari mag-email sa outreach.ibiza@gmail.com o di kayo tumawag lamang sa 34679-324462. Naglabas ang Philippine Embassy sa Riyadh ng kanilang Ramadan working hours. Magbubukas ang embahada mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at magpapasimula ito sa March 11 hanggang April 9 sa taong ito. Kung may emergencies at urgent inquiries tuwing holidays, bumisita lamang sa kanilang Facebook page sa facebook.com/phlnks para sa listahan ng mga emergency numbers. Samantala, available na for release ang mga bagong batch ng e-passport sa embahada sa Bahrain. Maaari kayong
bumisita sa kanilang Facebook page para malaman kung ang inyong passport ay ready na for release sa facebook.com/phlinbahrain. Maaaring maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon on a first come first serve basis. Pinapayuhan din ang mga aplikante na pupunta sa embahada na sumunod sa social distancing measures at safety health protocols. Para maklaim ang inyong mga pasaporte, huwag kalimutang dalhi ng inyong lumang pasaporte at ang inyong resibo. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Bebs, pwede bang bumate? Pwedeng-pwede. Ayan, narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Robert Ocol, taga Calgary, Alberta, Canada. Binabati ko po yung mga kaibigan ko sa aming lugar sa Barangay 13, Pandansarat, Ilocos Norte, lalong-lalo na yung nanay ko na si Adelaide Ocol, kapatid ko na si Dennis, ipag ko si Ate Marilette, at sa mga tatlo kong pamangkin, si Denise, si March, ang mga auntie ko, si na Auntie Leti, pinsan ko si Freddy, si Wilson, mga pamangkin kong sa side ng mother ko. At binabati ko po rin po si Kuya Daniel. Marami pong salamat. At sa atin namang shout out, happy birthday po kay Catherine Brown, aba. Birthday pala ni Kat, ano? At shout out din kay Aubrey at Jonas at Tienza ng Calamba, Laguna. At syempre kay Mami Beth at Brad Dan Razon. Ayan, Bebs. Oh, ako rin. Meron din ako syempre yung shout out, amigo. Happy viewing po kina Sis Yang, Sis Marie at Mami Let Maliari at Arnel and Charlotte Ramos, Tita Josie Abir Sevilla, mga taga Caliguapo at Caliguapa ng San Diego Lokal, at happy viewing din sa kuya ko at kasama ng pamilya niya si from Griffith, Australia, si Peter, Jenny, Jaden and Pamela. Si Louie Alipanya. Patuloy po namin kayo. Si Louie Lepanya, ang nagkaroon ng Laguna, belated happy birthday. Isa sa mga suki natin dito sa Laguna yan. Medyo patagal-tagal na rin natin hindi na siya shoutout. Ayan. Sige, Bebs. Ayan. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members, Church of God International, at patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 13, Talatang 9, sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikalima sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, March 5, 2024. Mula naman dito sa America's Finest City,
Walang iba kundi sa San Diego, California, USA. Ako si Beverly Saison. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.